Isang mapagpalang umaga na naman po sa lahat. Talakayin po natin ngayon ang isang ritual na makakatulong upang tumagal ang inyong pagmamahalan ng iyong kabiyak, lalo na at kung ito ay malayo sa piling mo. Isang ritual na pwede mong gawin kung siya ay nanlalamig na sa iyo. Batid sa lahat na karamihan ngayon sa atin ay malayo sa minamahal. Umaalis upang itaguyod ang pamilya. Nagiging long distance relationship, ika nga. Unawaan, pero minsan ang nangyayari ay nahahantong sa hiwalayan, sa panlalamig sa isa't isa. Aminin po natin na ito ay nangyayari dahil sa mga taong mapanukso, mga taong walang ginawa kundi sirain ang buhay ng ibang tao. Pag malayo kasi sa isa't isa, andyan yung mga tukso na lalapit sa iyo upang ang iyong kabiyak na malayo sa iyo ay iyong malimutan. Kalimitan nga, ang iba ay nahahantong sa hiwalayan. Maaari itong mapigilan ng isang ritual na gagawin mo sa unang Biyernes ng buwan. Gagawin ito pagpatak ng oras na 6:00 ng hapon. Narito ang mga sumusunod na gagawin o kukuhanin. Kumuha ka ng damit na kulay pula, damit na kanya, at damit na sayo na ito ay plain na pula. Gupitin mo ito ng pahaba, pareho, at ito ay maaari mong pagbuhulin. Ang susunod ay kumuha ka ng piraso ng buhok niya at buhok mo. Ito ay pagbubuhulin din. Ang pangatlo ay kumuha ka ng litrato nyo na kayo ay magkasama. Kailangan litrato na magkalapat ang inyong mga katawan. At ang pang-apat ay kumuha ka ng bote na walang laman. Maaari kang gumamit ng bote na bubog o babasagin. Matapos ihanda ang mga sumusunod na nabanggit, ay maaari mo itong ilagay sa bote ng naaayon sa kanyang sunod-sunod. Pagkatapos nito ay humanap ka ng puno ng saging at doon mo ito ibabaon ng halos 200 lang. Bakit nga po ba sa saging? Ang saging ay kahit anong gawin mo ay hindi namamatay. Nananatili siya na nabubuhay kahit putulin mo siya ng putulin. Ang dahilan kung bakit saging, dahil siya ay matatag na nabubuhay kahit putulin siya ng putulin. Magiging matatag ang inyong pagmamahalan hanggat
ang pinagbaunan mo ng bote ay nananatiling buhay. Matatag na pagmamahalan, matatag na relasyon at unawaan. Ang binahagi ko pong ito ay ayon lang sa aking nalalaman na ritual. Mas mainam pa din po na kahit malayo sa isa't isa ay panatilihin ang pag-uunawaan, pagtawag sa Diyos at tiwala sa isa't isa. Ito po ay ayon lang sa naniniwala. Isa pong mapagpalang araw. Muli po akong nagpapasalamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa akin. Comment ka below kung may mga katanungan ka. Isa pong mapagpalang araw. Muli po, agimat namang yan.